Uso po ngayon ang mga virtual assistant. Trabaho ito na parabang secretary o personal assistant, pero ang employer, nasa ibang bansa. Work from home na, malaki pa ang sahod. At ang hinahanap-hanap daw sa trabahong ito, mga Pinoy. E baka kita mo rin ang pag-unlad dito. Front desk sa private medical clinic na ito sa Bronx, New York sa Amerika, virtual. Sa kabila niyan, kampante sa pagpapacheck up doon ang Pinoy na taga New York na si Cesar Loverita. Dahil ang kausap niyang virtual front desk, Pinoy na taga Davao. Yung virtual kasi hindi ka napipila, minsan maraming tao. So very convenient and at saka natutulungan yung mga kababayan natin sa Pilipinas na mabigyan trabaho. Ayon sa opisyal ng isang US-based virtual assistant company, malaki ang natitipid ng mga clinic at foreign employer na nag-hire ng Pinoy virtual assistants o VA. Advantage din daw ang magandang accent ng mga Pinoy. Kaya dapat marunong ka makipag-usap sa client, at least yung marunong ka magsalita or nakakaintindi ka ng English. Ilan sa mga trabaho ng virtual assistants ang web research, typing o data encoding, computer setup, troubleshooting, at content creation. Pagdating sa sweldo, ang starting rate niyan is $3 lowest up to $5, $7, or $8. So katumbas niyan mga around 40 to 70,000 a month pesos. Ang kaibahan ng sweldo sa dating trabaho, ramdam ni Mary Rose na 15 taon ng VA. Yung salary ko ngayon versus nung nag-work ako sa call center, it's multiplied by 10, sometimes 15 times more. Yung per month, I'm earning between 200 to 300,000 pesos. Dahil virtual ang trabaho, pwedeng mag-work from home, sa paborito mong coffee shop, o kahit sa beach. Kailangan lang mamuhunan sa gadgets at internet connection. Paano naman ang mga benepisyo at buwis? Sariling palo ng VA ang paglalakad ng mga yan, tulad ni Rica na 3 taon ng VA. Ang problema lang po sa pagiging virtual assistant is sarili po ang bayad sa mga government like SSS, Pag-ibig. Pero para kina Rica at Mary Rose, mas matimbang ang bentahe ng pagiging VA na hawak mo ang oras mo. Naaalagaan ko pa po yung mga bata habang nagtatrabaho sa bahay. Makakapagpag-graduate na ako ng college. You just have to treat it as a business eh, hindi na lang siyang work.